What's up, PSE? Maybe interesado ka, o kaya na-curious ka, o kaya nakita mo sa mga kaibigan mo, o kaya nakita mo sa akin, and nagtingin-tingin ka na rin, pero hindi mo pa masyadong magets. So in this video, we will talk about ano yung stock market, paano ba siya gumagana, at paano ka ba makapasok dito. And also, stay until the end because I'm gonna give you resources para mas mapadali yung pag-aaral mo. So yeah, the stock market. Bago natin pag-usapan kung paano gumagana yung stock market, pag-usapan muna natin ano yung stocks. Kunyari, si Pure Gold, meron siyang 1,000 shares. And then, bumili ka ng 1 share out of the 1,000. Ibig sabihin, you own 1 stock out of the 1,000 shares. Or you own 0.01% of the company. Pero syempre, example lang yan. Maraming million-million naman yung shares na available para sa atin na bilhin. Ngayon, bakit ibebenta ni Pure Gold yung 1,000 na shares na yon sa atin? Syempre, they want to expand, to acquire additional assets. At saka, syempre, as a company, they want to meet their company services better. So, ganun, bilang kumpanya, gusto mong mag-grow, kailangan mo ng additional fund to grow your business. If yung kumpanya, nag-decision siya na i-offer yung shares na yon sa public, yung mga company goes from a private company to a public company. At doon na tayo nakakabili ng mga stocks sa kanila. Kaya siya tinawag na stock market kasi isa siyang marketplace wherein dun ka makakabili at makakapagbenta ng stocks. Similar sa isang market na nakakabili at nakakabenta ka ng mga bagay like gulay, prutas, isda, ganyan. Sa stock market, ang mga binibenta is stocks ng mga publicly listed companies. Siguro maririnig mo yung Philippine Stock Exchange. Sa Pilipinas kasi meron lang tayong isang exchange which is the Philippine Stock Exchange. Sa ibang bansa, may mga iba't iba ding tinatawag na exchanges. What's in it for you? Bakit ka ngayon bibili ng mga stocks ng mga kumpanya na ito? Meron kasing dalawang paraan kung paano ka pwedeng kumita sa pagbili lang ng mga stocks sa mga company na yon. First is dividends. Narinig mo naman siguro yung dividendo. Ibig sabihin, kapag yung kumpanya kumita siya at mag-decision siya na ibigay yung porsyento na yon dun sa mga stockholders or sa mga investors, kumikita ka via dividends. Yung pangalawa naman is capital gains or capital appreciation. Ibig sabihin naman ito, binili mo yung stock sa mababang presyo at eventually sa future kapag tumaas na yung presyo, ibebenta mo na siya sa mas mataas na halaga. For example, 10 years ago, bumili ka ng lupa na 4,000 per square meters. After 10 years, tumaas na yung presyo niya at naging 20,000 per square meters na siya. Kumita ka or nag-gain na, mabebenta mo na siya sa mas mataas na halaga. Yun yung capital appreciation or capital gain. Kung mabebenta mo siya sa mas mataas na halaga, bakit parang yung nakikita kong mga presyo tumataas at bumababa yung stocks? Bakit nagpa-fluctuate yung presyo ng mga stocks? Madaming reason kung bakit nagpa-fluctuate yung presyo ng mga stocks. Pwedeng news, pwedeng public opinion, pwedeng yung kumpanya nag-release ng earnings, and yung opinion ng publiko hindi masyadong maganda kaya nila binenta yung mga hawak nilang stocks. Ngayon kung binenta nila, bababa yung presyo. At saka yung tinatawag na supply and demand. Bukod doon, yung Philippines Stock Exchange is open sa foreign investors. So, hindi lang tayong mga Pilipino yung nakakabili ng mga stocks. Open din yung exchange natin or yung Philippine Stock Exchange sa foreign investors. So, how do you start investing in Philippine stocks? To start investing, you need a broker. May dalawang klase ng broker. May traditional, which is a person-assisted broker. At number two is yung online broker, which is merong platform at merong website. Think of the broker as a middleman. So, ito yung PSE na dyan yung publicly listed companies. Tapos, yung broker is the middleman. Tapos, tayo is the investor. So, yung investor, meron ka dapat broker account para yung broker ang may license to operate para makabili ng public listed companies. Gets? Hindi ka kasi pwedeng dumiretso sa Pure Gold at sabihin sa manager no na bibili ka ng isang share ng Pure Gold. Hindi pwede yun. Kaya meron tayong platforms, websites, at online brokers na ikaw mismo yung magmamanage. Some examples of online brokers is COL Financial, 2 Trade Asia, First Metrosec, BPI Trade, at BDO Securities, at marami pang iba. How much do you need to invest per broker? Meron silang minimum investment to activate your account, pero hindi siya maintaining balance at yun na rin yung pwede mong ipambili at ipang invest ng mga stocks. Ang kailangan mo i-consider is magkano yung board lot at magkano yung current presyo ng stock, which is the minimum number of shares na pwede mong bilhin. For example, gusto mo bumili ng BDO and currently ang price niya is 115.5
4. And ang board length niya is 10, which is the minimum number of shares na pwede mong bilhin. So, 115.4 times 10 is 1,154. Pwede ka na mag-invest ng 1,154. And side note lang, meron din tayong binabayaran na taxes and transaction fee, kaya ko-consider mo din yon. Pero maliit lang naman yun na halaga. So, in our calculation, for example, yung gross amount is 1,154 and may tax and fee ka lang nababayaran na 22 pesos and 75 cents. So, total investment amount mo kung gusto mong bumili ng 10 shares ng BDO is 1,176.75. Kaya you don't need to be a millionaire at hindi mo kailangan ng limpak-limpak na salapi para makapag-start kang mag-invest. Kapag meron ka ng online trading account, dito ka na maaaring bumili at magbenta ng stocks. Which they say is the hardest part kung anong stock yung bibilhin mo. So, I would suggest that you start learning fundamental analysis and technical analysis. Kasi huwag kang mag-i-invest into something that you don't know or you don't understand. Parehas lang yan ng, kunyari sa business, di ba? Hindi ka naman papasok sa isang negosyo na hindi mo naiintindihan. Kasi ang stock market investing is a high risk, high return type of investment. Ibig sabihin, kung mas mataas yung risk, dapat mas maglaan ka ng oras at panahon na aralin yun. Because the possibility exists that you may lose some or all of your initial investment kapag ka hindi mo siya inaral. Pwede ka ba humita sa stock market ng limpak-limpak na salapi? Oo naman. Pwede ka din bang malugi sa stock market ng limpak-limpak din na salapi? Pwede din naman. Recap lang tayo how the stock market works. There is a Philippine Stock Exchange na naandito lahat ng publicly listed companies. Meron din tayong mga brokers and online platforms kung saan dito tayong mga investor nag-sign up or nagre-register para makabili at makabuy tayo ng mga shares of publicly listed companies. And as promised, bibigyan kita ng mga resources para mas makapag-invest ka sa sarili mong knowledge bago ka pa man mag-start. May link ako ng free ebook sa description below at may link din ako for a free training kung gusto mong umattend at mas gusto mo pang matuto about the stock market investment opportunity. So don't forget to subscribe and hit the notification bell if you want more videos like this. If you want more videos about stock investment, then I will see you on the next video. Bye!